Sa salukuyan, what's up? At welcome na naman sa panibagong vlog. Today, I want to talk about something very serious about vlogging. You know, to be honest, kung typical kang vlogger, walang manonood ng vlog mo. Unless kung artista ka, unless kung, alam mo yun, you're one of the well-known persons here on the internet for making something, I don't know, funny, special, sad, dramatic, whatever. Pero kung titignan mo yung pinaka-sole purpose mo sa pag-vlog, actually, ang ganda eh. Kung i-overthink natin yung meaning ng pag-vlog. May mga taong nanonood ng vlog for the sole purpose of it dahil nakaka-entertain o nandun yung factor na yun. Na-realize ko lately, kapag nag-vlog ka, is may malalim pala siyang meaning. Parang sa, you know, sa photograph, ang laman nun is yung memory. Ito yung photo, ito na yung memory. Pero yung manood ka ng vlog about something like the family, or if you vlog about something tulad ng na-experience mo sa isang event, or sa, alam mo yun, sa isang araw, it's something more than a memory. It's meaningful. Kaya medyo malalim tong vlog na to. So bear with me, guys. Today is actually like, I don't know, midday of the week. Ewan ko kailan ma-upload to. So lately, naging busy na naman ako. Palagi na lang ako busy at hindi ko na-update yung channel ko. So kung napalit mo yung Huwebes Hauto ko, susundan ko yun siguro. Pero yeah, today we're gonna talk about the very essence of vlogging on my perspective. Siguro sa mga ibang vloggers, nare-realize nila yung part na yun kapag nag-vlog. Dumidilim na naman. Ang typical na vlog, no, nagsisimula yan, it's either nasa isang lugar, nagtitravel ka, or may special event, may event sa family, may event sa, you know, at your friend's place, or may mangyayaring something na very epic. Pero, kung titignan mo yung napakalalim na meaning nito, sa bawat araw-araw, yung mga nagda-daily upload, it's way too meaningful. May something na malalim sa paggawa ng vlog. Kung i-analyze mo maigi, yung paggawa ng vlog. Nandun yung editing, nandun yung mga highlights, nandun yung montage, nandun yung mga kung ano-anong trip na ginagawa mo sa vlog. Kasama yung barkada mo, kasama yung kaibigan mo, or ikaw mag-isa. Hindi mo na-imagine nandun yung, it's kind of like you're making your own movie. Or it's more of like you're making your own episode of your life at that present day and at that present time. Diba? You're making a memory for yourself that someday, when you grow old, you're gonna watch it and you're gonna cringe, or you're gonna laugh, or you're gonna cherish that moment. Me, Cheryl. Recently, these past few days, nagkasakit ako. Actually, nagkasakit ako for a week, and then what I did was tinapos ko yung ibang dapat ko i-edit, pero nagkasakit ako. So, I was unable to go to work. I wasn't able to go outside of the house, and I even tried vlogging that. Na-realize ko, at my own perspective na. I remember that day, nagpa-check up ako. I even vlogged about that, so Dad was with me. Bring it down, Dad! Jeez. And he even, So, yun na nga, hindi siya natuli. Hindi natuloy yung pagtuli sa kanya ngayon dahil natakot siya dun sa doktor. Pa-reschedule na naman ulit siya ng pagpapatuli niya next week. Sana naman magkaroon na siya ng lakas ng loob para matuli na siya at pwede na siya mag-asawa. Took a video of me. It was really a terrible experience dahil nung time na nagkasakit ako, vinlog ko kahit yung part na kung feeling nung, you know, nung time na nagkasakit ako. Basta sakit yun. It was something, yeah, it really hurt. And then, nagkaroon din ng time na after that week, yeah, on the weekend, I even vlogged my dad's family. Para sa akin, that day, nagawa kong ayain lahat ng pinsan ko, nakumpeto ko lahat kami sa father's side. And we had the liberty of asking our grandfather na ilabas siya para kumain, para ilibre. And it was somewhat very fulfilling dahil I wasn't just living at the moment. I was capturing the moment myself. So isa yun sa mga, alam mo, meaningful parts ng pag-vlog dahil someday mapapanood ko yun na nabuo kaming lahat. It was one of my bucket lists na, of course, after mong graduate, isa sa mga goal mo is malibre mo yung family mo, take them out for maybe dinner or lunch or something. It was very, very fun. For me, the fact na I was there on that table, nag-only chicken and wings, so dapat may vlog ako nun pero hindi ko nailabas. Ang sarap sa feeling kasi hindi ko lang siya nakuha as a picture, hindi ko lang siya nakuha as a picture pero na-vlog ko siya. Pero yung vlog na yun incomplete kaya hindi ko pinublish. And I even got my grandmother and my grandfather on tape walking together. It's something way more meaningful. At may isa pa ulit na i-share. Wait lang. Una sa lahat, no?
hindi ko alam kung tumatanda lang ba ako dahil kaka 22 ko lang ba, or alam mo yun, siguro nandun na ako sa perspective na yeah, I'm really being an adult. But I came to the fact, realizing that when I was in high school, my teacher always says to always value your family. Always tell them that you love them. Always value a person and treat a person equally. You should treat a person as if you're treating yourself. That's what I realized. But on the family perspective, dapat pinapahalagahan mo yung bawat moment na meron ka sa family mo. The deepest thought that I've ever had that always made me positive, you know, that always gave me strength on working hard, it was because I was thinking that someday people will be gone. Yeah. And someday I don't want to reach that point of regretting that I didn't do that certain thing for a person. I've already come to that point. I don't know. This vlog is, alam mo yun, masyado nang madrama, pero na-realize ko yung part na yun, na darating yung araw na lahat ng tao sa paligid mo, lahat ng taong mahal mo sa buhay, mawawala at ikaw tatanda. At darating ka na lang sa part na iisipin mo na lang na ano yung ginawa mo ng mga panahon na yun. Yun yung silbi ng pag-vlog, diba? Na-record mo lahat ng moment, na-record mo lahat ng experience. And when you're old, you're just gonna watch it. It's either you're gonna laugh, you're gonna cringe, you're gonna cherish that moment, and you're gonna cry. Ang lalim, di ba? Oh, kaya minsan maganda na nagpapatawa tayo sa vlog, gumagawa tayo ng montage sa vlog, kahit ano natin gusto sa vlog, na-involve yung family. Pero kung titignan mo, napakalalim, napaka-meaningful, napaka, alam yun, yung value ng vlog, it's super deep. May isa pa akong itutuloy na i-share. But first, dito sa kwarto ko. Yeah. Okay. Gusto ko lang maparating sa inyo. Gusto ko lang malaman nyo. Sa mga tao na feeling nyo wala kayong time for family, or feeling nyo walang kwenta kapag nag-stay kayo sa bahay, feeling nyo walang sense ang pag-stay nyo sa bahay, feeling inutusan kayo palagi, or gumagawa kayo ng chores, you're doing a favor to somebody, to someone, to your best friend, to your friend, you know, whoever you love. The point is, always think of one thing. Always think that making them happy is the number one thing you should do, because someday you might regret it. Siguro dahil kaya ako naisip yung gantong bagay is kasi nakakatakot yung, alam mo, yung cycle ng buhay. Araw-araw may namamatay, may nawawala, araw-araw may, alam mo, may bagong experience na dumarating sa'yo. Pero dapat lagi mong iisipin, sa bawat araw na lumabas ka ng bahay, lagi mong tatandaan na yung moment na yun is mahalaga. Kasi hindi mo alam kung kailan yung huli. Hindi mo alam kung kailan kayo huling makikita, especially sa family. You should always think of valuing everybody. Ang lalim na ba? Sobrang lalim na ba? Baka medyo kailangan ni-lighten up natin tong vlog, no? Kasi sobrang seryoso na yung vlog. It may be serious, but I'm gonna be back for another vlog. Kita kayo sa susunod na vlog. At babawi ako dahil medyo masyadong malalim tong vlog na to. Siguro dahil gusto ko lang i-vlog tong realization ko ngayon sa sarili ko. I don't know, maybe I'm gonna watch this 10 years from now, 20 years from now, 40 years from now. And this is what I'm thinking of as of the moment. Kita kayo sa susunod na vlog. At marami ako irarant sa inyo dahil marami na talaga nangyari these past few weeks. So yeah. See you guys. Ako nga pala si Marco Mars. And don't forget to like, comment, share, subscribe. I'm gonna get back to you soon, so see ya.